بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا A'udhu billahi minash shaitan rajim. Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa ng Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamanawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahli tayyibin at-tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa ang mga biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasainyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ating ipatuloy ang ating pagtatalakay tungkol sa mga katangian, tungkol sa ganap na likas na mga katangian ng Panginoon. Mga kapatid, dumating tayo sa ikatlong likas o diwa na katangian ng Panginoon. At ito ang tinatawag natin na kapangyarihan. Isa sa mga likas na ganap o likas na ganap na katangian ng Panginoon ay yung kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, ang ating sinabi noon na yung kapangyarihan na isa sa mga likas na mga katangian ng Panginoon ay ating sabi natin ano ba ang sinabi ng mga teologo o doon sa mga taong sabi natin dalubhasa sa larangan ng teolohiya. So sa larangan ng teolohiya, maraming mga teologo ang nagsabi na mayroon silang sabi natin, mayroon silang pananalita. Sabi nila, inshallah faal, inshallah tarak. Anong ibig sabihin mga kapatid? Inshallah faal o inshallah tarak. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, na kung gusto niya na gawin, pwede niyang gawin. Yun. At kung gusto din niya hindi pwedeng gawin, hindi pwede niyang pwede gawin. Yun ang dito mga kapatid. Na yun ang sabi natin binigay na sabi natin kahulugan sa mga teologo, mga dakilang teologo na ang kapangyarihan ng Allah, kapangyarihan ng Panginoon ay ganito, na kung gusto siya gumawa, ay magawa niya, at kung gusto din siya na hindi gumawa, hindi niya siya gumawa. Yun mga kapatid. Pero mga kapatid, ano naman ang sabi natin, mayroon ba tayong katibayan? Sabi natin, mayroon ba tayong katibayan sa itong katangian na kapangyarihan ng Panginoon? Mayroon ba tayong sabi natin makita na katimbayan? Mga kapatid, positibo ang ating sagot sa itong katanungan. Mga kapatid, mayroon tayong makita na makatibayan. Isa na katibayan na doon ay yung sabi natin mayroon siyang binigyan ng mga kapangyarihan. Ang Panginoon, mayroon siyang binigyan ng kapangyarihan. Kanyang nilikha, kanyang nilalang. Kung mayroong kapangyarihan yung mga nilalang at yung nilikha niya, ano na kaya siya na bilang Panginoon, na bilang sabi natin makapangyarihan? Ganun mga kapatid. So makita natin
Makita natin mga kapatid ng Panginoon sa pangkalahata na katibayan, makita natin na yung Panginoon pala ay may kapangyarihan. Kasi mismo yung mga ginawa niya, mismo yung mga nilikha niya, mismo yung mga nilang niya, mayroong kapangyarihan. Ano na kaya siya na Panginoon? Mayroon talaga siyang kapangyarihan. Yun ang unang katibayan na ating sabi natin masabi. Pupunta naman tayo sa Quran. Kasi yun ang Quran ang sabi natin yung malakas na sabi natin matatag na katibayan na dapat nating doon tayo, sabi natin doon tayo sumangguni. Mga kapatid, ano naman ang doon sa Quran? Mga kapatid, sa Quran mayroon din pinahayag ang Quran. Mayroon pinahayag din ang Quran na yung Panginoon ay makapangyarihan. Anong sinabi ng Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ala kulli shay'in kadir. Sa katotohanan, ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Sa katotohanan, ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Yan ang sinabi ng Quran. So makita natin na yung Panginoon ay makapangyarihan. Napatunayan natin sa Quran. At ito lang mga sabi natin, isa lang na ito na mga sabi natin, example o halimbawa sa itong pagpatibay mga kapatid. Pero mayroon pang maraming pagpatibay na o pagpatunay sa Quran tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon mga kapatid. Yun ang ating sabi natin halimbawa na binanggit dito mga kapatid sa Quran. Sa itong pag sabi natin baka sabi ninyo yun lang siguro ang mapatibay o yun ang katunayan o pagpatibay galing sa Quran, sa maluwating Quran. Mga kapatid, sabi ko na nga ito lang bilang halimbawa lang sa itong pagpatibay. Apan mayroon pang maraming mga bersikulo o mga talata doon sa Quran na nagbanggit o nagsasabi o nagpatunay sa itong ating tinatalakay tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Allah, Allah, Allah. Mga kapatid, mayroong mga punto na dapat natin tatalakayin. Ano man yun mga kapatid na punto na dapat nating talakayin? Mga kapatid, mayroong mga sabi natin issue o mga kalagayan na ang Panginoon daw, sabi natin bilang isang halimbawa, sabi natin, maari ba ang Panginoon ganito? Maari ba ang Panginoon kung ipalagay natin na dalawa siya, at sa kayang pagiging dalawa, pwede ba siya maging tatlo? Ganun mga kapatid, mayroong isang ganun na halimbawa. Yun ang, kung maari ba daw sa itong halimbawa, o itong, sa itong sabi natin isang halimbawa na kung palagay, na kung ang Panginoon, sabi natin dalawa, pwede ba di siya sa iyong pagiging dalawa maging tatlo? Yan ang kanilang sabi natin, katanungan. At dito naman mga kapatid, kasi nasabi natin na yung Panginoon, dahil sa iyang kapangyarihan, dahil sa makapangyarihan siya sa lahat, magawa niyang lahat. Kaya nakapagtanong sila na kung ipalagay natin ang Panginoon ay dalawa, na dalawa siya, ipalagay ang dalawa, at sa kayang paging dalawa, maging tatlo. Mga kapatid, itong katanungan sa ating ay sabi natin katanungan na hindi tama na katanungan. Kasi na sabi natin ang Panginoon na bilang siya na sabi natin makapangyarihan, pero hindi ganoon ang kanyang pagkamakapangyarihan. Hindi ganoon ang kanyang pagkamakapangyarihan mga kapatid na kung dalawa siya at sa paging dalawa siya ipaging tatlo siya mga kapatid kasi tinatalakay natin noon na wala siyang kahambing, wala siyang katulad.
Mga kapatid, ganun ang ating at yung mga sabi natin mga kapatid, yung mga imposible at yung hindi pwede, hindi maari, hindi yun pwede sabi natin ipalagay o isalang-alang sa Panginoon. Kasi yung mga ganun na mga katanungan ay sabi nila gayri makdur, muhal, imposible, muhal, imposible sa Ginoo. Gayri makdur, hindi pwede sa Ginoo ng ganun. Kahit na siya makapangyarihan, pero hindi ganun ang Panginoon mga kapatid. Hindi pwede natin na isama ng ganun ang Panginoon mga kapatid, na ganun ang... Na kaya nga, yung kapangyarihan ng Panginoon ay mayroon siyang kondisyon. Mayroon siyang kondisyon mga kapatid. Mayroon siyang kondisyon na yung ibagay na kondisyon nun, na yung sinabi na yung mga gawain na hindi imposible. Na yung mga gawain na hindi, sabi natin, hindi maari. Yun ang hindi pwede sa Panginoon. Although sabi natin, kasi ang Panginoon ay sabi natin makapangyarihan, makagawa siya ng katulad sa Kanya, mga kapatid. Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid, na katangian niya. Hindi magkaganon ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, punta naman tayo sa ibang, sabi natin, katibayan. Ang masabi ba natin sa ibang, mayroong ibang punto, mayroon ding ibang punto, mga kapatid, pwede ba natin ang kapangyarihan ng Panginoon, sabi natin, itong kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, pwede ba natin, sabi natin, idikit sa masama? Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan siya, mga kapatid, pwede ba natin idikit o isapi doon sa masamang gawain? Ganun ang, kadalawang punto na dapat natin ipaliwanag. Dahil ang Panginoon, kasi siya makapangyarihan, maari ba itong sa kanyang kapangyarihan, maari ba siya makagawa ng, sabi natin, kautusan na masama at mga gawain na masama? Mga kapatid, ang ating sagot ay hindi pwede na ganun ang Panginoon. Na, sapagkat mga kapatid, sinabi ko na nga na ang sagot natin na hindi pwede ang Panginoon dahil siya sa kanyang, sabi natin, kapangyarihan, sa kudra niya, na kasi yun ang katanungan natin, yun ang katanungan, na mayroong mga ganun na mga issue na lumabas, na dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, makagawa siya ng masamang gawain, yung masamang kautusan. Mga kapatid, ating nakita na kahit na yung Panginoon, although yung Panginoon ay yung sabi natin makapangyarihan, doon sa kanyang kapangyarihan mga kapatid, ay nandoon yung sinasabi natin mayroong tinatawag natin na hikma o karunungan, na yung Panginoon dahil sa kanyang kaganapan na kapangyarihan at yung doon sa kapangyarihan mga kapatid, nandoon din yung tinatawag natin na karunungan. Nakasama din doon yung karunungan, yung tinatawag natin na hikma, wisdom, na sabi natin, salungat yun kung magawa yung Panginoon ng yung kasamaan. Salungat yun sa kanyang, sabi natin, sa kanyang ganap na katangian. Salungat yun mga kapatid, na makagawa siya ng mga masamang gawain. Kaya nga, hindi pwede yung Panginoon na makagawa yung ganun na uri ng gawain na masamang gawain. Kasi doon sa kanyang kapangyarihan, nakasama yung, sabi natin, yung karunungan, yung kaalaman. Kaya yung Panginoon, hindi yan pwede ng ganun. Na uri na sa, sabi natin, dahil sa kapangyari ng Panginoon, ay pwede siya makagawa ng hindi mabuti na mga gawain. At sabi natin mga kapatid na yung mga gawain na ikasatuparan ng Panginoon na pwede niyang gawin, kung yung mga gagawain
ay sinabi ko na nga noon ay hindi yun, sabi natin, hindi imposible. At yung mga gawin na hindi, sabi natin, hindi maari. O sinabi natin kanina, yung mga gawain na muhal, yung imposible, at yung mga gawain na gayri makdur o hindi pwede, ay yun ang hindi pwede sa Panginoon, mga kapatid. Kasi yung Panginoon, sumalungat sa kanyang, sabi natin, sa kanyang pagkasiya o sa pagkadyak kanya, sumalungat siya, mga kapatid. Kasi yung Panginoon ay may ganap na, sabi natin, ganap na likas na katangian na hindi siya na ganun, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sana naintindihan niyo ito, itong pagpahayag natin sa itong katangian ng Panginoon, sa itong ganap na katangian ng Panginoon, itong pagkabuhay ng Panginoon, itong mayroong kaalaman ng Panginoon, at itong mayroong kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, sana naintindihan itong ating pagtatalakay na ang Panginoon pala ay makapangyarihan at hindi siya sumalungat sa wisdom, sa kaalaman o karunungan. Gaya ng sabi natin na yung kanina, mga kapatid, wala na tayong oras. Magpasalamat ako sa inyong lahat sa pag-subaybay sa inyong patatuntunan sa itong palatuntunan tungkol sa pamamalatayang Islam. Magsabi na lang ako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumasanyo nawa, ang kabahagin, kapayapaan at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih warzuqni sihhatan fi ibadah wa faraghan fi zahadah wa ilman fi isti'mal wa wara'an fi ijmal bi rahmatika ya arhamar rahimin.